Ngayon naman, ang ating pagninilayan ay ang pagbasa sa ikalawang simbahan na aming binisita. Sa St. John the Baptist Parish, Jaong, Quezon. Ito. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangkat dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon naman ay ang pagninilay. Darating ang mga pagkakataon sa ating buhay na kinakailangan nating tumakas sa mga pagkakataon kinakailangan nating gawin ito para sa ikabubuti ng lahat. Ngunit, nararapat na tayo ay manalangin upang tayo malayo sa panganib. Sa ating mga pananalangin, lagi tayong humingi ng gabay. Lagi natin ninanais ang kaligtasan ng mga minamahal natin sa buhay. Subalit, hindi tayo nagmamahal. Bakit? Sapagkat, hindi natin minamahal ang ating sarili. Dahil laging iniisip ay ang ating mga minamahal at nakakalimutan natin ang ating sarili. Paano ba ang tunay na magmahal na mayroong malasakit? Paano ba natin maibibigay ang tunay at lubos na pagmamahal na patungo sa paglilingkod? Dahil ba iniutos ito sa atin? Kung susunod ba tayo, ano ba ang ating makakamit? Nagpapahalaga ba tayo sa mga nagpapaalaala? O baka naman nakikinig ngunit hindi natin sinusunod dahil nabibingi tayo sa mga bagay na nakapalibot sa ating paligid at hindi natin napakikinggan ang sinasabi ng tunay na nagmamahal sa atin, ang Panginoon. Ang anghel ay isang tagapaghatid ng mensahe. Siya ang pinaghatid ng utos sa panaginip. Ito ay isang gabay mula sa Panginoon na ipinadala para maligtas ang kanyang pinili para sa ikaliligtas ng marami. Upang mangyari ito, kailangan mayroon magsasakripisyo para manatili na buo at ligtas ang pamilyang pinili ng Diyos para sa kaligtasan ng nakararami. Ipinakitang halimbawa ang pamilya ni San Jose at Inang Maria. "Bilang isang ina, ako din ay puno ng takot at pangamba, ngunit nagiging gabay ko ang isang mahiwagang tinig na ako mismo ang nakarinig at nag-uutos. Ganito ang gawin mo, umakyat ka, itaas at buksan mo ang bintana at nakikita mo ang ipagagawa ko sa iyo." Mula sa tinig na nag-uutos at katulad ng sa panaginip ni San Jose, may tagubilin na.
Huwag mo akong bibiguin. Bagaman, nandoon ang takot, walang pakundangan, ako ay sumunod. At sa aking pagsunod, bumuhos ang biyaya ng kagandahang loob ng Diyos. Subalit, may kaakibat pala itong pasakit at parang balaraw na tumutusok sa aking puso ang pasakit na nagtuturo ng pagsuko dahil sa labis na hapdi at sakit, kaya ramdam ang pagkadurog nito. Ngunit, naandoon ang takot sa pagsuway dahil sa sinabi ng mahiwagang tinig na huwag siyang bibiguin katulad ng mahal na ina. Ginamit siya ng Panginoon upang dalahin, alagaan ang sanggol para sa ikaliligtas ng marami. At marahil, ako bilang isang ina na tinawag din para sa bukasyon na ito, ay kailangan magpatuloy sa paglalakbay hanggang makarating sa dulo. Tinawag sina San Jose at Maria upang magmahal at magligtas. At ako bilang isang ina ay tinawag din upang maging ina, isang ilaw at magsilbing liwanag para sa ikabubuo ng isang tunay na pamilya. Tinuturuan upang magkaroon ng tunay na pagmamahal sa nagpahirap, nagpabigat, nagtaksil, at upang magkaroon ng tunay na pagmamahal sa pag-aalay ng buhay sa pamamagitan ng pagmamahal at katahimikan upang makarinig at makadama. Tunay nga na ang nilalaman ng ating puso ang nagiging batayan ng ating pagkilos at siyang nagiging dahilan ng nagiging uri ng ating pamumuhay. Malinaw na malinaw ang dahilan na ang Panginoon ay tinuturuan tayo kung paano sumunod sa kanyang mga utos upang tayo ay maligtas sa kapahamakan, kung paano ang tunay na pagmamahal na tinawag na pag-ibig. Yan lang po. Naway, sumainyo ang Panginoon.